Welcome back mga Kauto Mechanics. Ito naman panibago nating video. Magpapalit po tayo ng big disc ng Rubicon Wrangler. Yan po. Ito po yung unit. Ayan. Para po siyang transformer. No? Medyo maayos. Yan na po siya. Naka-set up na po ito. So, ito, papalitan po natin ng big disc harap likod po. Ito po yun mga ka-mechanics. Ito po yung isasalpak nating rotor. Ito po yung pangharap. So, nakalasan po namin yung harap na isa stock na rotor. Yan po. Yan. Malaki pong difference. Yan po yung kakapit natin. Medyo malaki na po yan. Kaysa dito sa stock. Ito po yung stock. So, ang caliper po, ito po yung kakapit natin. Ang brand po nito, Terraflex. Yan po. And kakabit natin. Pangharap po ito. So, tapos yung likod, ito po yung kakabit natin. Yan. Ito po yan. Yan. Rotor. At saka yung caliper. At saka yung pads nandyan po sa loob. Di pa natin in-open. So, bago namin inano to, bibidyo, ang kinalas muna namin yung harapan. Pa hindi pitted. So, ngayon, ang ginawa namin, in-install na po namin yung harapan. Ito na po yun. Yan. So, ito na po yun. Finish na po ito. So, ang kulang lang nito, yung brake lines na lang. Yan, isasalpak natin. Yan. So, yan na po siya. Ang tapos na. Tapos, yun sa gulong naman, kaya tinisting namin para hindi siya sumayad nito. O, to, sa gulong na to. Dito sa ilalim. Yan, yan. Kasi kailangan natin na ano, siguraduhin natin. Yan po yung gulong niya. Monster truck po ito. Yung gulong, medyo malaki. Yan po yung mga pangilalim niya. After market na po lahat yan. Palit na po lahat yan. Pati differential, pati... Yan. Pati drag link yan, palit na rin. Yan. So, yan po yan ang paprojectin natin. So ngayon, kung anong ginawa namin dito, ganun din gagawin natin sa kabila. Yan po yan. So, mamaya, kakalasin namin yung kabila para ma-install na rin natin. Okay. So, sa likod, papakita rin namin sa inyo kung na-install na namin. Ito po yung sasakyan ko. Yan. Yan. Ginawa pong laruan po ito. Rubicon po ito. Wrangler. Pero ginawang transformer. Ayan. Ginawa na pong transformer ito. So ganun talaga pag yan. Ginawa siya pang off-road. Pang off-road unit na po ito. Yun. So akala mo naka bulletproof siya. Pero hindi po. Yan. Ayan. So ito rin likod natin mamaya. Kakalasin din natin, papalitin din natin ng disc, big disc. Kasi medyo iba na yung preno niya. So, sabigat na kasi nito. Okay. So, ngayon, yan po lahat. Isasalpak po namin yan. Yan. Isasalpak namin. Tapos, after nun, magbe-bleeding tayo. Katulad ng mga una kong video, yun po yung gagawin natin. Yan. Yan po. Talagang maganda. Oh. Oh. So, yan po. Kakalasin natin yan mamaya. Lahat na harap likod. Palit tayo ng big disc. Sige. Install muna namin. Yan po mga ka-mechanics. Kinakalas na po yung gulong. Yan. Yan. Yung isa, kabila, sa may kanan, pinakita ko na sa inyo yung na isalpak na. Yan. Napakalaking gulong nito. So, mahirap. Yan o. Oh. Oh, hirap talaga. So, ito po yung stock niya. So, yan yung stock niya, yung rotor, at saka yung caliper. Yan po yan. Yan.
So, yung isa salpak natin, kasi well, ito, wala ng mga backing plates to. So, bolt-on lang siya. Madali lang po sa salpak. So, ngayon, papakita ko sa inyo, sa salpak po ng kasama ko. Ito po yun. So, yan. Yan po yun. Kung anong pinakita ko dun sa kabila, ganun din po dito. Okay. Yan, pati ito, mga kamikaniks, yung drag link, papalitan po natin yan. Although ito, segunda mano, pero magandang klase daw yan. Galing pong US yan. So ito, kinakalas po natin. Kinakalas ang kasama ko yun, no? Yun, no? Yun. Yan, dating mandurukot yan. Ngayon, mandurukot pa rin. Yan. Yan, kinakalas po niya para may salpak po natin to. Maganda daw to. Medyo heavy duty daw ito. So, sabi ng mayari, ito daw ang kalalagay natin. So ngayon, ito may fittings yung dalawa. Lalagyan po natin ng grasa to bago natin salpak. Para sure na sure. Win na win. Yan po. Yan. Okay. So, yung kabila na rotor, naisalpak na rin po natin. Ito. Ay, naisalpak na pala niya. Yan po yan, nisalpak na. Ayos na. Yan. So, yan. Yan, hinigpitan yung fittings. Yun, ayos na po. Yan. Yan. So, kinakalas po niya yung ano, drag link. So, para misalpak natin. Pag salpak natin to, so malaki kasi, kailangan natin salpak muna ng gulong bago tayo mag-install doon sa likod. Okay, alright. Mga kamikaniks, ayan na po yung likod natin na rotor. Yan na po yan. So, ang gagawin natin yan, papalitan mo natin. Yan po yan. So, ito nga naman kasi, bolt-on lang yan. Yan, bolt nito at saka yun. Bolt-on na po yan lahat yan. Yan na po yan. So, yan. Itong sasakyan na to, Wrangler, Rubicon, lahat nito, upgraded na po ito. Differential, lahat nito, upgraded na po yan. Yan po. So, ang install po natin, ito po yan. Yan. Okay. So, ngayon, sasalpak na po natin ito. Ayan po yan, mga kamikaniks. Nasalpak na natin yung brake drum sa likod. Brake drum. Rotor disc. Although, brake drum din to kasi may handbrake kasama to doon sa loob. Yan. Handbrake shoe. Yan. Nasalpak na po natin. Ito kasi, yan, nakita ko sa inyo ito. So, kailangan mo magtabas dito sa backing plate ito. Ito, binawasan ko ito, yung backing plate nito. Kakalasin ko ha. Papakita ko na papakita ko sa inyo. Ito. Kailangan tinabasan ko na maliit yung sa may plates niya nito. Kasi pag hindi ko tinabasan, kumbaga hindi siya papasok pag once na hindi ko tinabasan. Itong caliper. Oh, yan. So, ito yun. Yan. Yan, ito. Yan. Ups! Yan po yun. So, kailangan natin tinabasan yan. Pinutulan po natin yan. Ito, nakita nyo, makintab. So, ito din. Bawas na ng konti lang. Yan. Kasi pag once na hindi mo binawasan, hindi po papasok to. Bracket yung caliper. Tatapat sa tornilyo. Hindi po siya tatapat. So, kailangan mo talagang magbawas dyan. So, kayan, binawasan natin ng backing plate yan. So, ang gagawin natin dyan is pipinturahan natin para hindi kalawangin. Okay. So, yun. Mamaya, pakita namin sa'yo, sa inyo, kung final po talaga, naisalpak ng buo na. So, mga kamikaniks, na-install na natin yan. Yung rotor disc sa likod. So, ngayon, yan, ang ginagawa natin, magbe-bleeding po tayo ng preno. So, ngayon, nagbe-bleed po tayo. Ang ginagawa na natin. So, sige. Okay, bumba! Bumba! Yan. Ang gawa natin dito, lagyan po natin ng bleeder. Improvise lang po ito. Para hindi tayo magkakalat. So, wala tayong matatamaan dito na parts na pwedeng masira ng pintura. Kaya, yan ang ginagawa natin. Yan po. So, firme!
Yan. Bumapirmi lang. Yan. Yan. Meron siya. Fluid. Yan. Eh, bumba! Ako. Nang... Wrangler Jeep. Wrangler Jeep ang ginagawa natin. Yan. Okay, yan. Ito, bago, ano na yan. Aftermarket na po lahat yan. Lahat po yan. Yan. So, ganda. Ang ganda talaga. Jeremy! Yan. May fluid na po lumalabas. Eh, bumba! Pero ito, tsagaan lang talaga. Kasi wala po tayong kaming kasya na blader namin. Para mas bas mabilis sana. So ngayon ito lang ginagawa namin. Manual lang tayo. Ini-start, tapos tinapakan yung pedal, binubumba, tapos yan, tapos binupush natin ang ano, Fermi, push ng pedal talaga para mawala yung hangin. Okay, Fermi. Yeah, bumba. Yan po ang ginagawa natin. Yan. So yung harapan, na-bleed ko na po rin yan. Harapan na-bleed ko na yan. Tapos na po. So itong binibleed natin yung likod para matapos tayo. Wrangler Jeep. Yan. Ganda po, no? Pangano talaga. Off-road. So, Termi! Bumba! Yan. So, mamaya kung matapos na, kita namin sa inyo na running na po. So, ngayon, nagbe-bleeding muna tayo. Yan. So, ito, sasalin natin ang brake fluid. Yan, yan. Sasalin mo tayo. So, nagbe-bleeding po tayo. Mga kamikanics. Yan. So, pagpatuloy natin yung video ko mamaya pagkatapos ng bleeding namin. Okay? So, mga kamikanics, na tapos na natin, tapos tayo mag-bleed. So ngayon, itong fluid, ayos na rin, nasa label na. Yan. So nai-bleed na natin. So ngayon, baba natin to. Yan. Para may testing na rin. Yan. Yan. Tapos, yan, tapos nai-bleed na po natin lahat to. Yan. Start. Yan. Yan po yan mga kamikanics. Wrangler Jeep. Yan po. Yan. So, sa likod, na i-bleed na natin kompleto. Pag mag-bleed tayo ng preno, ang unahin natin, dito sa likod, sa may kanan. Yan. Tapos, kaliwa, tapos kanan, balik din sa harap. Yan, mga kamikanics. Yan. Matakbo na po siya, mga kamikanics. Yan na po. Jeep. Jeep. Wrangler. So ngayon, ang dito na lang yung video. Please support, tulungan nyo ako sa pagsubaybay. Maraming salamat po, Auto Mechanic Vlog.